ito lang ba yung kaya kong gawin? Tapos ito pa yung mawawala. Dumating sa point, Kuya Luis, na I blamed myself for everything. Pati yung nangyari sa mami ko, I blame myself. Wow. Kasi baka ako yung reason kung ba't siya na-stress. Kung ba't siya nagkasakit. Kasi ako yung anak niya eh. Pink tissue, please. Hi guys! Welcome to Luis. Bakit? Nagulat ako. Welcome to Luis Listens. Isang magandang usapan na naman ang mangyayari ngayon sa aking vlog dahil bihira siya lumabas sa mga interviews at makipag-usap. Ngayon pa lang siya magsasalita since 1989. At ready po siya makipag-usap sa atin. Ms. Gigi Delana! Finally, nakakapagsalita na ako. Yes! Alam niyo, matagal ko na kasi gusto nga makasama si Gigi. Before, di ba na, nag-message pa ako sa'yo kung yes, pwede makausap. Actually, sabi ko kung pwede mag-collab na gagawin isang kantahan lang at lahat-lahat. And thank you very much for being here. Dahil alam ko na, kumbaga, sabihin na lang natin, naging very colorful yung last year and this year mo, di ba? Yes. So, how are you? I'm okay at the same time getting better pati yung dito ko sa arms kasi yung, na-accident ako. Exacto, nagulat kami lahat na it started muna na sa news na nagka-accident ka. So can you please, if you don't mind, baka mamaksi medyo malaala na yun, matindi sa'yo. Ano nangyari doon sa accident na yun? Tulog kasi ako noon. Okay. Tulog ako noon and then nagising na lang ako nung biglang malakas yung bangga eh. Malakas yung impact sa akin kasi nakahiga ako kuya. Tapos humagis na lang ako, then nagising ako. Ang biyahe niyo noon ay from? From Baler to La Union. Nabimahe po kami parang mga 3 a.m. Tapos nung nangyari yung accident, parang mga 10 a.m. Ano ba nangyari sa accident? Kayo ba nakatama? O sila nakatama? Kami yung nakatama. Kasi ang nangyari daw, kinuwento lang din kasi sa akin, Kuya Luis, yung driver and yung dalawang nasa harap na co-driver dapat nung relievos. Nagkakantahan pa nung moment na yun. So gising sila lahat. And then, yung moment na akala nila parang magpa-park. Okay. Kasi nandito kami sa yung street, nandito kami sa right side. Pag ganun daw, tas dahan-dahan. Eh, walang mga kotseng kasalubong. Tapos, biglang bumangga na. Akala nila ihi daw kasi. Yun pala, nakatulog na. Ah, akala nila papara lang ng konti. Mm-hmm. So, kamusta kayong lahat sa van na yun? The moment that it happened? Lahat kami shocked. In shock kami. Ikaw ba, nung nangyari, walang hindi ka na unconscious for a bit, tapos kumising ka na lang after a while? O kumbaga, pagkatama, aware ka na kagad sa lahat na nangyari? Aware po ako. Aware ako na nabangga. Aware ako na yung sa likod, yung mga kasama ko sa likod na na-injured din. Ano yung naging mga tama niyo kung ikaw sa braso? Braso, left, more on left side, pati po yung dito. Kasi kumbaga, yun yung humampas. Gumanon po ako eh. Sino kumbaga yung sumaklolo sa inyo agad? Sino yung unang tinawagan? LGU po. Yung LGU. How long before they got there? If you remember lang. Ano, hindi ko po matandaan eh. Pero parang mabilis lang. Dinala kayo sa ospital? Or? Yes po, dinala kami sa hospital. So, ano nangyari yun? Yung kumbaga yung, were you thinking na ano na ba mangyayari sa akin or even for your bandmates? Was there a point na sa sobrang sakit yung parang, eto na to, good game na ako, yung ganun? Actually, di, ang inisip ko lang talaga yung performance. Ganun. Inisip ko yung performance, yung mga tao na naghintay, yung tinravel namin, sayang. Tapos syempre yung bayad. So humahataw yung kotse, medyo pumihit nung gabi, humampas yung kotse, tumama, nabangga. Kayo hampas. Tapos ang iniisip mo pa, papunta sa ospital, ano nga ba yung second song ko? Promise! Iniisip mo pa yung mga tao. Diba? Ano mangyayari? Parang sayang yung event na parang kaya ko kumanta, ganun. Yun yung iniisip ko. Which, nakita din naman natin na sinubukan mo rin halos after how many. So, we all saw that video, kahit ako nakita ko na you were performing. Lahat kayo. Lahat po kami. Tapos, nakaupo ka, tapos ang nasa dahan-dahan, parang bumigay yung katawan mo. Yes, opo. Pwede pakwento lang nung mga moment na yon. Before pa po ako umakyat nung stage noon, nanghihina na ako.
Pero kasi sabi ko, ngayon pa ba ako aatras, nandito na kami. So, tinuloy ko po, nung pag-akit ko sa stage, akala ko medyo okay. Kasi okay. Adrenaline eh. Adrenaline, nandyan sila, magpo-perform ako. And then, nung bigla akong kumanta, kasi yung voice natin, hindi lang naman siya basta kanta kay. Ginagamit mo yung buong katawan mo. Ginagamit mo yung buong katawan mo para mailabas mo yung proper note. Tapos dun ko na feel na parang umakyat siya from here. Dito siya nag-start. Kasi nakaganto po siya nun eh. Parang gumanon siya. Yung pain umakyat hanggang ulo. Akala ko masakit lang po yung ulo ko. O pagod lang. O pagod lang or dahil sa shock na nangyari doon sa car accident. Pero iba-iba po. Para siyang, para lumamig. Parang lumamig tapos po biglang nawawalan ka ng pandinig. Yung para ka mahihimatay. Pero pinigilan ko po. Nung bumagsak na yung ulo mo, were you still conscious? Naalala mo pa ba yung... Kasi nakita ko si video, lahat lumapit sa'yo eh. Clear pa ba yung time na yon? O kumbaga... Hindi po. O feeling mo na lang parang may gumagalaw-galaw na lang, tapos dinala ka palabas? Ang nafe-feel ko lang po nun parang... Para siyang naninigas eh. Ito po yung naninigas sa akin eh. Both hands. At saka, in fairness, hindi ko alam kung yun ba yung protocol niyo o ano. Yung bad mo tuloy-tuloy lang. Yes. Para hindi maano po yung attention sa akin. Hindi, unang-una doon, di ba? I must commend you. Kasi ang may mga, di ba? May mga nakilala ta. Ikaw, nabangga ka na. Pero puro bruising yun, di ba? Wala namang fracture. Wala po. Nerve damage. Nerve damage. Na may mga kilala tayo, minsan singaw pa lang, ipapakancel nila yung show. Diba? Partida, dancer pa sila. Di man lang sila kakanta pero pinapa-cancel. Pero it goes to show kung ano yung mindset mo pagdating sa trabaho. At hindi lang trabaho, pagdating sa appreciation mo sa audience. Yes po. Diba? So nung dinala ka na, saan ka dinala? Nung nag-pass out ka on stage halos? Dapat po dadalhin ako sa ospital. Ayoko. Okay. So, ayoko. Pero nanggaling ka na sa matinding banggaan, nag-pass out ka na sa stage, pero ayaw mo pa rin magpadala sa ospital. Inisip ko po yung ano eh, gastusin. Ang daming iniisip nito. Buhay o gastos? Gastos ang isipin ko. Ang ginawa na lang po kasi namin noon, nung hindi po ako pumayag, kasi parang after po nila ako ibaba, parang nag-calm down naman po eh. Okay. Nag-calm down ako. Tapos, syempre, kinancel na yung show kasi baka kung ano pa yung mangyari. Knowing you, baka bumalik ka pa. Baka ituloy mo pa. Nagpa-dextrose na lang po ako sa hotel, dun sa resort na pinagstayan namin para umayos, kumalma yung ano ko. Nagkaroon ka ba ng kahit konting trauma? For example, sa kotse nung pauwi, let's say, sobrang hindi ka na natulog kasi baka may mangyari. Yes, na-trauma naman po ako. Pero hindi yun yung, hindi yun yung pinaka-na-trauma ako kasi. Yung sakit sa body. Noong time na yon, it's okay if I die. That bad? Ganun ka, araw-araw na gumigising ka with that pain. And how long did it last? 1 week, 2 weeks. Yun dito po ah. Oo. Sa braso, yes. Okay, dun sa lahat ng yun, yun palang episode na yun, yung from travel mo, unfortunately, nabangga ka, that happened on stage, ano yung pinaka-importante yung natutunan mo? Dun pa lang. Ang dami kasing kaganapan sa buhay, Chichi. Pa-colorful. Dun pa lang, sa episode na yun, anong pinaka-importante yung natutunan mo? Rest. Kailangan namin mag-rest lahat, and hindi everyday is... Kailangan mong i-push yung sarili mo sa limit. Kumbaga, masarap kumayon, pero not at the expense of your health and well-being. Yes. Tama. And dapat mag-isip kami lahat ng mas maayos next time sa lahat ng decisions na gagawin namin. Because hindi lang naman buhay ko yung nakasalalay, kung hindi buhay ng maraming tao. The bigger picture, bigger if you will. Picture. So, eto yung tanong ko sa lahat is, dumaan ka sa isang physical trauma, physical stress. Tapos pinagdaanan mo pa yung lahat ng yan. Parang were you even close na, bahala na, okay na ako, suko na ako sa buhay na to, tatahimik na lang ako, not worth it. Parang hindi naman sa suko ako, pero parang if it's God's will, kung ito talaga yung gusto niyang daanan ko, then so be it. Tapos nagka-problema ka pa sa throat mo. Okay. So, eto naman. Ano naging problema sa throat mo? 3 months ago, kuya, nagpa-check up ako. May nakitang parang pre-nodules okay. Sa throat ko. So, ibig sabihin nun, kailangan ko muna mag-rest. Ba't hindi ako sumunod? Alam mo na, ang tigas ng ulo mong bata ka, no?
Tigas na. Yung mami mo siguro matigas yung ulo ng bata. Yes. No? Ayan, exacto. Oh. Nag-gig pa rin ako. Okay. Nag-gig ako, tapos tuloy-tuloy pa rin yung events. Hanggang sa nagpa-check up ulit ako. And then, doon na nagano yung doctor ko na you need to rest already. Ano yun? Yung parang nagiging raspy na ba? Parang yung, raspy na siya, tapos yung birit mo, iba? Iba na. Nagkakaroon na siya ng kalyo. Nung nalaman ko na baka pag tinuloy ko pang kumanta nung mga moment na yon, hindi ko na siya maibalik. And totally wala na akong singing voice. Ito yung pinaka-depressed talaga ako, Kuya Luis. Kasi passion ko eh. And kakanta ako kahit walang pera. Yun nga eh, di ba? I mean, iisipin ng tao na, ay hindi, kasi dyan siya kumikita. Yeah. But like what you said, yung parang you're more than happy to sing, just to sing. Yes. Yung rest mo, total voice rest, kahit salita, but, kahit whisper. Whisper is sobrang delikado pala. Mas nagagasgas niya yung throat mo if you whisper. Okay. Yes. So when you heard that, doctor, na you might not be able to sing again, ano yung unang pumasok sa isip? Mami ko. Actually, to be honest ko, hindi na siya gagaling. Ang ginagawa na lang namin is prolong. So, I'm doing the best I can na kumita ng money for her. Para kung ano man yung need, ibigay sa kanya, mabibigay ko. Did you ever tell her na, ma, hindi mo na makakanta, ito yung sitwasyon? Oh yes, I told her. Nasaktan ako nung sinabi ko yun sa kanya kasi ako lang yung pinagkukuhanan niya eh. Ako lang yun nandun para tumulong. Did she give you a tight hug? Nung... Hindi niya kaya eh. Mahina siya ko. Tsaka nung time na yun, hindi ako nagpakita. Hindi ko kayang humarap sa kanya ng ganun ako. Yung mahina. Dahil naiintindihan mo na ikaw yung source of strength niya. Yes. Ako. Parang how was it every day for someone who loves singing so much? Who loves singing not because it's simply her passion, because it's also helping her family. Tapos, parang how helpless were you? May ganun pakiramdam ba na you were helpless? Yes. Parang ito lang ba yung kaya kong gawin? Tapos ito pa yung mawawala. Ito pa yung nag-stop sa akin na gawin ko. Lumating sa point, Kuya Luis, na I blamed myself for everything. Sa car accident, sa scam, true, sa voice. Pati yung nangyari sa mami ko, I blame myself. Wow, for that. Wow. Okay. Bakit umabot doon ang kahit yung nangyari kay tita, inako mo? Kasi baka ako yung reason kung ba't siya na-stress. Kung ba't siya nagkasakit. Kasi yung reason ng breast cancer niya is stress. So inisip ko, baka ako. Kasi ako yung anak niya eh. Pink tissue, please. Pink tissue. Bukod dun sa inyong dalawa ni tita, sino pa ba ang support system ninyo? Yung tita ko, yung kapatid niya. Actually, support system for ano lang, kuya. For love. 250 isa, ha? Mahal na mo. Sa amin first, ha? Palista na lang, 250 na lang. Well, I wish you the best. But, you know, I'm sure it was a matter na naramdaman mo lang at the same time lahat ng yan nagsama-sama. Kasi tandaan mo nga, na aksidente ka, tapos life throws you that curveball na di ka naman makakanta. But you know, one thing kay Gigi is, and I don't mean this in a bad way, palasagot ka ng bashers. Ayaw po! Palasagot ka. Na I think they were one time criticizing na how you sing, your style, etc. etc. Yeah. Ano yun? Napuno ka lang ba one day? To be honest, I know it's not good when I do that, yung sumasagot sa bashers. Kasi bakit pa ako sasagot, di naman nila alam kung ano yung totoo na nangyayari. But kinagawa ko siya minsan na mali, na iniisip ko na pwede kaming makilala palalo ng mga tao. Parang mas kumalat pa yung name ng Gigi Vibes, ng Gigi Delana. Okay. Ay pala sagot pala siya, ay matapang pala siya, ay nakakairita siya. Yung, alam mo yun, kasi publicity is still publicity. You're just putting it out there. Yes. For people to consume. Pero, does it get to you? Kasi kumbaga, kung yun naman ang intention mo, baka kaya, trip. Kasi sumasagot din ako dati. Diba? Nag-trip ako, kaya kong sabihin na nag-trip-trip lang ako. Yung kumbaga, it rarely gets to me. Unless pamilya ang pinag-usapan. Pero kung one naman tayo, masaya. Ikaw ba, does it get to you lang? Ang pinaka nag-ano sa akin talaga is
yung sa pagkanta ko, yung hasabihan nila ako na kaya daw ako minamalas kasi kinanta ko yung song ni Sam Smith na Unholy. Tapos kung mag-perform ako, parang para ko nagwawala. Yung before ko, Kuya Luis, kung paano ako kumanta, yung nakaupo, yung parang akala mo hindi ako makabasag pinggan. Hindi kasi ako yun. Parang first time ko lang siguro kasi nalabas sa maraming tao kung sino talaga ako. And siguro nabigla sila. Nabigla sila kasi... Kaya yung suot mo nga, may isang gig doon na kumbaga, parang I think you're in some sort of a parang bikini ba or something? Yes, sa beach kami nun. Na? Yeah. Oo, talagang sinasabi nila, grabe naman siya mag-ganyan, mag-perform. Yes. Siguro, sobrang gusto ko ipakita sa maraming tao na ito ako, ito yung totoong ako. Siguro masyado silang na-overwhelmed. Understandable naman kasi most of my fans talaga is really conservative. Kasi conservative yung image ko before, kuya. As in, yung alam niyo yun, yung... Anong puff sleeves? Oo. Tapos, cover to, I get it. Pero kasi minsan, ako na parang, I'm just doing this for you guys to make you happy, to make me happy. Kasi craft ko to, so sinishare ko sa inyo. Gusto ko kayo ma-inspire na parang ilabas din kung sino talaga kayo. But parang hindi nila tanggap. Ganun yung mga naiisip ko. Pero nung, actually, ang dami ko talaga ng realizations, kuya, as in recently lang. Kasi ang dami nangyayari. Siguro, ginawa to ni Lord for me to understand na not everyone is going to understand you. Hindi mo sila mabiplease. Basta wala ka inaapakan tao, just do what you have to do. Pero eto ngayon nga, kumbaga, kahit pa paano na, diba, you're showing the real Gigi na from your tattoos or if you choose to wear something revealing. Kunwari lang, nandun pa rin ba sila o dumagdag or it's a different set of fans? O yung mga kasama mo since day one na nakaterno ka, sila pa rin, talagang nanindigan din. Nanindigan po. Nandun pa rin sila, yung mga fans ko na kahit anong gawin ko. Nakakatuwa din naman. I'm really, really thankful sa fans ko, Kuya Luis. Meron kaming groups, doon ko nakikita lahat yung mga pinag-uusapan nila about me and yung mga letters nila. Lahat ng letters nila, binabasa ko kasi it brightens my day na parang I can still do it. Kaya ko pang kumanta and mag-perform kasi maraming ganitong tao na nagmamahal sa akin. And aanuhin ko yung bashers, siguro nang mabash lang sila kasi siguro may pinagdadaanan din sila. So, ganun na lang iniisip ko, Kuya Luis. Sarap din, no? Kasi sa social media, ang daming ang binabato sa'yo, like what you said. But all you have to do is open a simple chat room and it keeps you grounded na you're doing something right, diba, sa buhay mo. Ano gusto mo sabihin sa kanila at sa mga fans mo na never nawala sa lahat ng pinagdaraanan mo? Supporters ko and fans ko. Saan ba ako titingin? Daming camera ko. Ayan, hindi nyo alam kung gano'n ako thankful. Alam nyo, for the past 1.5 months, kayo lang yung source ko madalas, lalo na pag nafe-feel ko na parang hindi ko na kaya. Lalo na sa craft ko, sa singing. Maraming salamat. Dear Mom. Mama, kapit lang tayo. And kahit anong mangyari, andito lang ako. Hindi ako bibitaw. Bibigay ko lahat ng kailangan mo. Mamahalin kita ng sobra-sobra. Huwag ka na ma-stress. Pasayahin kita, ha? I love you, Mama. Alam mo, Gigi, I will pray for you. I sense, I feel the goodness of your heart, the intention in everything you want to do. Actually, hindi mo na nga iniisip ang sarili mo. That's what I see. That's, you know, ang nakita lang ng lahat sa social media is you passing out. Ay, na-aksidente si Gigi. Ay, nag-pass out si Gigi. May sakit ang mami ni Gigi. That's all they see. Pero hindi na rin nakikita the stories, the intention, na kaya hindi ka nagpapahinga is because of your mom. Kaya hindi mo iniisip ang sarili mo is because of the audience, etc., etc. In 5 years, ano na kaya ang ginagawa ni Gigi? What do you see yourself doing in 5 years? Bakit ganun? Hindi ko makita. And it's okay. It's okay na hindi mo makita. Hindi ko pa siya makita, Kuya Luis. Pero I think nakaka-inspire pa rin ako ng maraming tao to do what they want. Mapaprovide ko ng mas madali yung mga needs ng mga tao na kapaligid ko.
but don't forget yourself. Yes. Lahat kasi na binanggit ni JJ, kumbaga may mga kinalaman sa tao, sa paligid niya, but do not compromise your happiness, your security, your heart, and your soul. I know every day, alam, patapos na rin naman tayo, every day might seem like an uphill battle for you. Na gumigising ka, na eto na naman, ang kailangan pong daraanan, matutulog ka na, okay, one day down, another day tomorrow. But kahit tayo nag-uusap ngayon, and besides your fans sa chat group, maraming nagdadasal para sa'yo. Maraming nagdadasal para sa'yo, for your family, for your dreams and ambitions. We appreciate you. That's one thing that we want to let you know. Everyone watching, we appreciate you, Gigi. And God bless you. Tita, God bless po. Thank you for being here on Luis Listens. Thank you. Bihira ka makakita ng ganyang klaseng tao na who simply lives life every day na for other people. And, you know, wake up tomorrow na magtitira ka rin para sa sarili mo. Thank order you very po much. Ko leche flan. Thank you very much, guys, for watching Lucky TV. Goodbye.